Hello guys, umpisa pa lang, sasabihin ko na sa inyo, real talk. Ito na po ang pinakamaganda, importante o pinakamahalagang video na papanood nyo talaga. Dahil sa video na to guys, ay siguradong kikita ka ng pera ng kahit wala ka pong internet or kahit wala ka pong ini-invite. So ganyan po kaganda yung application na i-share ko sa inyo ngayon. Hindi po masasayang ang oras nyo o yung data nyo sa panonood po ng video na to. So inuulit ko, lalo na po sa paghahawak ng pera ay sobrang importante nyo pong matutunan o malaman yung application na ituturo ko sa inyo o yung gagawin po natin. No? Kaya I highly suggest na huwag ka mag-skip. Panoodin mo ito na mabuti mula umpisa hanggang dulo dahil nakakasigurado ako sa inyo na legit na legit na legit talaga yung application na i-share ko sa inyo at napakaganda nga po nito guys. Para sa akin, kung ako yung tatanungin, napakaganda talaga na malaman natin yung paraan na ganito guys, lalo na nga po sa pagkakaroon ng pera. Passive income ito guys, kahit wala ka nang gagawin dito, kahit natutulog ka, kahit busy ka, kahit nag-travel ka, kahit saan ka magpunta, ay kikita ka ng pera ng walang kahirap-hirap. Hello guys, I'm Joseph at welcome pong muli sa Joseph's Blessing YouTube channel. Pero kung bago ka lang dito, please don't forget to like, share, comment and subscribe and click the notification bell po with all para lagi kang updated sa aking mga videos. Ang content ko ay money making online kung saan kikitaan ng pera gamit nga lang po ang yung cellphone, computer or laptop. Kaya I highly suggest na after nyo pong mapanood ang video na to, ay check mo po ang description ng video na to guys para po makita mo po lahat ng detalye na dapat nyo pong malaman. Especially po yung mga libreng-libreng pera na pinamimigay ko po sa GCash. Mag-like and follow na rin po kayo guys sa lahat ng ating mga social media platforms. At higit sa lahat, malapit na po tayong umabot ng 400,000 subscribers! Yay! So dahil dyan guys, ay magkakaroon po tayo ng ipamimigay na cellphone. Yan! Bagong-bagong cellphone guys ang matatanggap nyo. So ang kailangan nyo lang pong gawin ay maging active po sa lahat ng aking mga social media platforms, especially po dito guys sa Joseph's Blessing. Mag-like lang po kayo sa lahat ng aking mga videos na i-upload, mag-comment, at syempre, i-share nyo po yan sa inyong Facebook na nakapublic at mag-tag kayo ng inyong mga friends. So, abangan nyo po yan guys para po sa full mechanics kung paano po kayo makakasali dito. Okay guys, let's proceed na po sa application na i-share ko sa inyo. Pero bago yan guys, ay papakita ko lang sa inyo ito. Ayan! So, maraming barya sa alkansya ng aking asawa na si Blessy. Siguro, abot na ito ng mga 13, 15 to 18,000 pesos. So, ito po yung mga 5 piso at mga 10 pisong barya. So, anong kinalaman nito sa video na share ko sa inyo? Malalaman niyo po yan kapag pinanood niyo po ito ng mabuti. Ang bigat grabe. Okay guys, yung application na share ko sa inyo, yan nga po pala, ay G-Invest. Ayan, so siguro familiar niyo yung iba dyan guys. So kung familiar ka na, panoodin mo pa rin ito na mabuti dahil ituturo ko sa inyo kung paano nga ba dito effectively nakikita ng pera. Nang malaki no, hindi lang basta konti-konti. At may share din ako sa inyo guys dito na real talk kung gaano nga ba ito ka-importante sa ating buhay. At kung wala ka pa pong idea dito guys, ay syempre panoodin mo ito na mabuti dahil gaya ng sinabi ko sa intro ay napakahalaga talagang maintindihan at malaman natin ito. So para po makapag-proceed sa pag-invest dito sa GCash ay syempre kakailanganin po muna natin magkaroon ng account sa GCash. So kung estudyante ka pa at wala ka pa pong valid ID, pwede ka pong pumunta sa kanilang help center. Mag-request ka dyan ng verification guys na sinasabi mo na estudyante ka pa lang at wala ka pa pong valid ID. At hintay mo lang po guys na ma-approve yan. Okay guys, bago tayo mag-proceed dun sa pag-i-invest dito sa GCash, ay explain ko muna sa inyo ano nga ba itong G-Invest. Basically, mag-i-invest tayo ng pera dito sa GCash. Pero basically, hindi ka sa GCash mismo nag-i-invest. Sila lang po yung nag-handle ng investment. Pero sa totoo lang guys, nag-i-invest ka talaga sa mga malalaking kumpanya. Hindi po directly sa GCash. Ayan. So, sobrang secured ng pera natin dito guys. Dahil alam naman natin na matagal na nga po itong GCash. At syempre, yung mga company na nasa loob ng GCash na nag-handle ng ating pera ay malalaking kumpanya rin po yan na nakakasigurado tayo na legit talaga. Napaka-importante po ng pag-iipon guys. Gaya nung pinakita ko sa inyo mga barya kanina, ayan, na napakabigat. Grabe. Ang kinagandaan ng pag-iipon guys, alam naman natin yan, no? Kapag may sinuksok, may madudukot. At alam ko, marami sa atin ang gumagawa ng ganyan. Very good yan, guys. Pero, alam nyo ba na may cons din yan? Or may disadvantage? At yan po yung
buying power niya. Humihina po yung buying power niya. Dahil po meron tayong tinatawag na inflation. Ang inflation guys, basically pagtaas po ng presyo ng mga bilihin. Halimbawa noon, kapag may dala kang 100 pesos at nagpunta ka ng palengke, marami ka nang mabibiling gulay, isda, karne at iba pa po. Pero ngayon guys, kapag may dala kang 100 pesos at nagpunta ka sa palengke, iilang gulay, karne o isda na lang po ang inyong mabibili. So ibig sabihin, humihina po yung buying power ng inyong pera pag tumatagal guys. Dahil nga po yan sa inflation. So kapag nag-iipon tayo ng pera sa mga alkansya natin, maganda yan kasi for emergency purposes, may makukuha tayo. Pero ang disadvantage naman yan guys ay humihina na yung buying power niya kasi wala namang progress na nangyayari dun sa pera. Hindi katulad sa mga banko, pag nilalagay natin yung ating pera dyan, kahit papano may maliit na kita yan. Hindi natutulog ang inyong pera, kumikita mismo yung pera. Ganyan na ganyan din po sa G-Invest. So naglalagay kayo ng pera sa G-Invest, so passive income siya guys dahil kumikita ng kusa yung pera nyo or nagtatrabaho yung pera para sa inyo. So ibig sabihin, tumataas yung presyo ng mga bilihin, tumataas din naman yung pera mo. So nagbabalance sila guys. Kaya napaka-importante talaga na makapag-invest tayo or gumamit tayo ng G-Invest. Okay guys, simulan na natin yung pag-invest dito. So click nyo lang po itong View All GCash Services and then click nyo po itong G-Invest. Ayan. So as you can see dito guys, makikita nyo na meron po ako dito 19,557 pesos. Dati, napakahirap talaga mag-invest guys. Pero ngayon guys, pinadali na nila, no? Gamit nga lang po ang inyong cellphone, ID, at maliit na halagang pera like 50 pesos ay makakapag-invest ka na. So imagine yung 50 pesos mo, after lamang po ng ilang taon, lalaki na po yan. Bago nga po pala kayo makapasok dito sa G-Invest guys, ay may mga sasagutan muna kayo na evaluation form. Doon i-evaluate kayo ng G-Invest kung paano nga ba kayo dapat mag-invest dito. So para po makita kung saan tayo mag-invest dito, click nyo lamang po itong View Investment Products. And then makikita nyo po dito yung My Risk Appetite. So sa akin, moderately aggressive. So ibig sabihin guys dyan is risk taker ako pero moderate lang. So proceed tayo dito guys sa limang pag-iinvestan or pwede natin paglagyan ng pera. So unang-una sa lahat, itong Atram Peso Money Market Fund. So click lang natin yan. So makita natin dito yung value guys. So ayan, from here, tignan nyo po, pataas siya. Ibig sabihin, kapag nag-invest kayo dito, noon, umakit na siya dito guys, kumita kayo ng pera dyan, no? So dito guys, pwedeng-pwede tayong maglagay at least 50 pesos lang. Wow! 50 lang, no, makakapag-invest na tayo. Liit lang na halaga. Ayan. So, sabi dito, yung fund risk rating niya is conservative. So, ibig sabihin, mababa lang yung risk dito at safe na safe yung pera talaga natin dito, guys. Mas malaki yung kinikita dito sa money market compare kapag naglagay tayo ng pera sa banko or yung mga savings natin dyan sa banko, guys. So, kung i-compare, guys, itong money market compare sa banko, mas malaki daw po yung kita dito. Ayan. So, kung gusto niyo na pong mag-invest dito, i-click nyo lang po itong buy. Then proceed tayo dito guys sa Atrium Total Return Peso Bond Fund. Ayan. So may tendency rin talaga na bumaba yung presyo. Pero pwedeng-pwede pa rin naman yan tumaas guys. Fund risk rating nito guys ay moderate pa din. Ayan. So 50 pesos din po guys ang minimum dito. Wow! 50 lang. May investment ka na. At ang past 1 year return niya is 0.54%. Grabe, napakalaki guys. Compare natin sa banko, no? Ilang percent lang ba sa banko? So, ang bond fund guys, basically ito po ay utang. Yung pera na ilalagay natin dito, uutangin po yan ng government or mga other corporation para po gamitin nilang pang-invest sa negosyo nila. So, dito naman tayo guys sa Atram Philippine Equity Smart Index. So, dito guys, aggressive na siya. Ayan o, so as you can see, taas na agad nung income o. Ayan o. So, kung dito kayo nag-invest guys, ang laki ng potential niya na kumita kasi yung fund risk rating niya guys is aggressive na. So pag dito kayo nag-invest guys, ang mga company na paglalagyan ng pera nyo ay sa Globe Telecom, Ayala Corp, SM Investments, Universal Robina Corp. Dito guys, ang minimum po is 50 pesos pa din. At ang laki ng past 1 year return nyo, 15.44%. So dito guys, para po makapag-invest din, click nyo lang po yung buy. Yan. So balik na tayo. So dito naman tayo guys sa Atrium Global Consumer Trends
feeder 1. So makita nyo dito guys sa graph niya, oh, bumaba pero tumaas din again. So dito yung fund risk rating niya guys is aggressive na. At kapag naglagay tayo ng pera dito, pumapasok naman yung pera natin or investment natin sa Amazon, Alibaba, Sia, Shopee, Sony as of April 30, 2021. So malalaking company yan guys at international pa po. So the fund invests entirely in equities based on individual consumer needs. This is a global feeder fund from foreign companies. So mostly sa ibang bansa na po tayo nag-i-invest dito. Sa pinakamalaking kumpanya ay Amazon. At imagine meron ka dyang investment or meron kang share na invest dun sa company nila. Wow! So kung iisipin natin mabuti, para din tayo nagmamay-ari ng mga company kung saan tayo nag-i-invest. Kasi ginagamit nila yung pera natin. Galing, no? So kung hindi man tayo makapagpatayo ng Jollibee, SM, or mga ibang tindahan dahil ang laki ng puhunan, imagine magiging partners natin sila sa pag-i-invest natin. Yan. So dito, malaki na po yung investment. Nasa 1,000 pesos na po. At ang additional investment ay 1,000 din. Pero tignan po natin yung past money return niya, nasa 24.21%. Wow, napakalaki talaga. So kung aggressive kayo guys, pwede na kayo dito sa Equity Smart Index Fund at sa Feeder Fund guys. At ito naman po ang panglima guys, kung saan dyan po ako naka-invest lahat. Ayan, so as you can see, ang aggressive nito, kaya ang bilis niya tumaas, mabilis din siya bumaba. Pero kung titignan natin sa graph guys, tumataas pa rin po siya. Kasi aggressive talaga yung fund na to. Ayan, aggressive. So dito guys, kapag naglagay kayo ng pera na investment nyo, nag-invest kayo sa Microsoft, Apple, Visa, Alphabet. At alam naman natin, yung mga company na to guys ay napakalalaki, no? Kaya malaki talaga yung pwede natin kitain dito. Kasi tignan natin, past 1-year return niya, 47.48%. Wow! 1,000 pesos naman po ang initial investment dito at additional investment naman minimum of 1,000 pesos din po. As you can see dito guys, may sell siya, no? Kasi meron na po akong pera dito. So, ang tanong guys, paano nga ba tayo kikita dito sa G-Invest? So, may dalawang paraan guys para kumita dito. Pwede kayo maging investor or pwede rin kayo maging trader. So, sa pag-invest guys, mag-iwan lang kayo ng pera dyan ay para lang din pong pag-iipon. So, monthly, maglalagay kayo ng 50 pesos, 50 pesos, 50 pesos at palaki ng palaki yan. So, kapag tumataas din po yung value ng market, namumultiply or kumikita ang pera nyo. So, ibig sabihin, for example, naka-3 50 pesos na kayo. So, ang halaga nyan guys ay 150 pesos. Pero, kung tumaas yung value sa stock exchange, so, lalaki din po ang pera nyo. So, yung 150 nyo, pwede pong maging 200, 300, 500 pesos. Depende po yan sa magiging takbo ng market. At pwede rin po ay maging trader. So, as you can see dito guys, meron tayong sell. Pag kinili ko yung sell, pwede na natin ibenta yung kinita natin dito. So dito guys, naglagay lang po ako ng 15,000 pero as you can see, at every time na tumataas yung value ay nagbebenta ako. Ayan, dito katulad nyan. Dito, bumili ako. Pag umangat, nagbebenta ako, nagsisell ako. Bumibili ako dito, nagsisell ako dito. Ayan. Tuwing nasa baba guys, bumili kayo pero pag nasa taas, dyan kayo magsisell. So ibig sabihin, ito yung buy, bibili tayo, at kapag gusto na natin yung palitan, kumikita na tayo, pwede tayong mag-sell. Ganyan. So, ayan po yung pag-trade dito. Pero, don't expect too much, guys. Kasi nga, hindi naman pwedeng yung 50 nyo, hahayaan nyo na lang ganun, di ba? Like yung pera ni Mrs. or ni Blessing sa Alcansha, nilalagyan niya po yan ng 5-5, 10-10, hindi niya po yan nilagyan na lang basta, and then pinalipas ng ilang taon ay wala na siyang nilalagay. Ganun din po sa pag-i-invest dito. Dapat, dinadagdagan din natin yan. Okay, malinaw po yan ha. Hindi po yan magic na kapag 50 lang ay pwedeng lumaki agad ng 50,000 or 100,000 pesos after lamang po ng ilang linggo, ilang buwan, ilang taon. Hindi po ganyan ang sistema niya. Pero, posible talagang mangyari yan guys. So, pag tumaas yung value sa stock market, lalaki rin po syempre ang investment mo dito. Yeah, so may risk pa dito? Meron. Dahil nga lahat naman ng investment ay may risk. So ganyan po kasimple at ganyan po kaganda gumamit ng G-Invest. So bakit nga ba tayo mag-i-invest guys? Inuulit ko dahil po sa inflation. At napaka-importante po na meron tayong ini-invest guys para meron tayong passive income. So kung may trabaho naman tayo, meron tayong active income at meron din tayong passive income. So maganda rin po nasa may bangko yung pera natin pero maganda rin po na meron din tayong pera sa G-Invest
dahil mas malaki po yung interest dito. Inuulit ko, ito po ang isa sa pinaka-importante na matutunan natin sa ating buhay, pinansyal, yan po ang pag-i-invest. At dahil sa GCash, pinadali na po yung pag-i-invest natin. Sa halagang 50 pesos guys, to 1,000 pesos, ay pwedeng-pwede na agad tayo makapag-invest. Yan. So, yun lamang guys. Maraming pong salamat sa panonood. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. And click the notification bell po with all para lagi kang updated sa aking mga videos. Mag-like and follow ka na rin po sa lahat ng ating mga social media platforms. So, yun lamang guys. Maraming pong salamat muli. At God bless. Peace. Hello guys! Please click here to subscribe. Panoodin nyo naman po ito para kumita po kayo ng libo-libo araw-araw. I-click nyo naman po ito guys dahil sigurado po ako na legit application po ito. At dito naman po guys, i-click nyo naman po ito para po mapanood nyo po ang marami pang legit application na nagawan ko na po ng review. Subscribe na at nod pa! Thank you for watching!